Hi guys! Hello again! I'm back! If you're new to my channel, welcome! Bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, this is the channel for you. So please hit the subscribe button. If you're not new to my channel, welcome back! We're gonna review another BL today, guys. Okay guys, before anything else, let's do some shoutouts. Actually, we only have one for today. Shoutout to Reynolds Samoza. Hello! Thank you so much. And don't worry, you'll find your love very, very soon. Okay, that's it guys. Okay, today we are going to talk about End of Love pa rin guys, pero yung second part of End of Love, this is End of Love, Love Mechanics. Okay, before anything else guys, again, as always, spoiler alert, and these are just my opinions guys. If you don't agree, that's fine. If you agree, thank you. But you can form your own opinions, you can let me know, I'm open to that. Okay, when I posted my review for Tosara, a lot of people told me na mas maganda daw yung Love Mechanics kesa sa Tosara and kesa dun sa isa pa. This is our love. This is love story. So weird. Ang weird ng grammar kaya hindi ko siya makuha talaga. This is love story. This is... Kasi dapat diba, this is a love story. Or this is our love story. This is love story. This... Weird. Kaya hindi ko siya maalala talaga. Ito daw yung pinakamaganda yung Love Mechanics. Initially guys, I thought na hindi talaga sila connected. As in, separate stories talaga na one doesn't have anything to do with the other. Akala ko ganun siya talaga. But, hindi. Diba, typically, BLs have like side couples, tapos main couple, ganyan. Minsan nakafocus sa story ng main couple, tapos siguro half of the episode, doon naman sa side couple. Ganun yung usual BLs natin. Pero ito, ang ginawa nila, hinati nila yung story into three dahil may three couples. Which is okay din. Parang naisip namin ni Paul na parang maganda rin yun para at least nakafocus ka lang sa isang couple. Kaso ang downside kasi nun guys, like with this BL, ang iiksi lang nung quote-unquote exposure nung couples na yun, hindi ka pahahabain hanggang 12 episodes kasi nga take for 4 episodes lang sila. Tapos medyo minamadali, medyo mabilisan yung mga pangyayari kasi nga 4 episodes lang. So I don't know if mas maganda yung ganong format of storytelling. Siguro maganda siya for other people. Other people won't like it kasi parang you want more. Ganyan. Like, nung pinanood ko tong End of Love, hinahanap ko pa rin kasi yung first couple, si Bar at saka si Gun. Kasi, kumbaga, continuation pa rin naman yung story nila. Pero parang, for them, tapos na yung story nyo, kayo na, kami naman, lilipat naman dito. Meron pala akong mga nakakausap, guys. May mga nagko-comment sa social media ko na sinasabi nila na ang napanood lang daw nila is itong Love Mechanics at saka yung This is Love Story. Parang naguluhan ako na nag-gets mo yung Love Mechanics na hindi mo napapanood yung Tosara. Okay, hindi naka-affect yung story nung Tosara dito sa story nung Love Mechanics. Pero maguguluhan ka kasi dun sa umpisa kung hindi mo napanood yung Tosara. So hindi ko alam kung bakit ganun yung ginagawa ng iba. Eh, may pagka-usi ako guys. Hindi ko kaya yung ganun. Kung napanood niya iba kong vlogs, ang kaisa-isang napanood kong ganun is Dark Blue Kiss. As in, nag-start kami agad sa Dark Blue Kiss, hindi namin pinanood agad yung Kiss Me Again. Na-OC lang ako kasi gusto kong malaman yung umpisa ng story nila, kaya ako pinanood yung Kiss Me Again. So, parang ganun to. Anyway, etong End of Love naman, stars, Mark, and V. Si Mark, if napanood nyo na yung Tosara, siya yung parang quote-unquote nang gugulo kay Bar at saka kay Gun. Kasi may gusto siya kay Bar. So parang siya lang yung kontrabida dun sa Tosara. Nawala rin naman nangyari kasi nga gusto nga talaga ni Bar si Gun. Tapos ito namang si V is barkada ni Bar na may girlfriend. Yung girlfriend niya ang name is si Ploy. Kagaya nung Tosara, mabilisan ang bakbakan. Guys, parang wala pa atang 5 minutes into the first scene. Nag-kiss na sila! Grabe! Grabe yun! So, they went to a bar. Parang lasing-lasing si Mark. Tapos, kinakausap siya ni V. Tapos, parang sinasabi niya na love niya pa rin si Bar. Na gusto niya si Bar. Gusto niyang mahalikan si Bar. So, hinalikan siya ni V. Yun yung sagot. Yun yung naging sagot ni V. Parang, gusto mo si Bar, halika na. Ganun yung ginawa niya. Nagulat ako talaga. As in, wala pang 5 minutes, guys. Kumbaga, hindi pa umiinit yung upuan ko. Naghahalika na sila. Ay, grabe. Okay, the weird thing is, after that bar scene, so, bumalik sila sa kanya-kanya nilang condo units. Itong si Mark nakatira right next to Ploy's condo unit. Kumbaga, ito yung condo ni Mark, ito yung condo ni Ploy. Ploy is yung girlfriend ni V. So parang the next morning, after nilang mag-inuman at maghalikan,
nasa balcony silang lahat. Tapos parang walang nangyari. Parang hindi sila nag-kiss. Tapos si V nakaakbay pa siya kay Chloe. So yun, medyo naguluhan ako nung umpisa. Parang, ano nangyayari? What is happening? Bakit ganito? Niluloko niya lang ba si Mark? Pinagtripan niya lang ba? Is he really straight? Gusto niya pa rin ba si Chloe? So ayun, dun pa lang kasi guys, parang mahuhook ka na na parang anong mangyayari? Bakit ganito? Medyo magulo? It's interesting. Ganon. Actually, yung Tosara, hindi yun masyadong pinaroon ni Paul, guys. Pero parang a few minutes pa lang nung nakita niya tong love mechanics, nagustuhan na niya kasi una, nagwapuhan siya kay V. Tapos parang sabi niya, parang maganda yung story nito. So pinanood niya itong love mechanics with me. So one of the major plot points for this BL is yung inner struggles ni V. Kasi nga may girlfriend siya, di ba? I'm not sure how, pero bigla na rin nagustuhan si Mark. Tapos parang na-obsessed na siya kay Mark. Gustong-gusto na niya laging puntahan si Mark. Gusto niya lagi na kasama si Mark, ganyan. Pero sila pa rin ni Chloe. So at first, itong si Mark parang standoffish siya. Ayaw niya kay V kasi may girlfriend ka. Parang, di ba? Anong point? Tapos hanggang itong si Chloe, nakita nila Mark na may ibang kadate na lalaki na hindi si V. Pero during that time, parang nililigawan na ni V si Mark. Episode 2, guys, nag-sex na sila agad. Hindi sila pumasok sa school. Huwag niyong tularan, mga kabataan. Pumasok muna kayo, tapos tsaka kayo mag-sex. Nakakaloka. So yun yung problem ni V, na kailangan niyang ayusin muna yung situation niya with Chloe. Kasi Chloe is cheating din naman, tapos he likes Mark na. Eh, nalaman na nga, guys, ni V na may iba na rin itong si Chloe. Tapos parang Chloe wanted to talk to him. Doon sa scene na magkaharap na si Chloe and si V, umami naman si Chloe na sabi niya, bigla siyang dumating sa buhay ko, itong guy na to, ganyan. Tapos okay naman sila. Kumbaga, the breakup was okay. At least ang nakipag-break si Chloe, hindi si V. So yun, so okay na, wala na sila, guys. So si Mark, kampante na siya na okay, wala na kayo. So tapos na tayo dun sa first part of the problem kasi naghiwalay na si V at saka si Chloe. So dapat happy na, guys. Diba? Kapag basic lang naman, after noon, tayo na tapos. Pero may mga times na nagpaparamdam pa rin si Chloe kay V. Tapos, in-entertain naman ni V. Kasi nga, friends pa rin daw sila. So, nagkaroon ng scene na parang nag-meet silang lahat sa isang bar. Tapos, hindi ata alam ni V na darating si Mark. Noong nag-CR siya, nakita niya si V at saka si Chloe na nagkikiss. So, parang gulat na gulat siya. Na parang, ha? What the f***? Yung parang akala ko okay na, akala ko tayo na, ano to? So parang nagalit siya, pero wala naman siyang sinabi, guys. As in, nag-walk out lang siya. In all fairness kay James, si James is isa sa mga friends ni Mark. At saka kay Iwa. Si Iwa is friend ni V at saka ni Bar. Very good. Very good. Ganon. Ganon maging friend. As in, nung nakita ni James na naghahalikan din si V at saka si Chloe, nagalit siya. Sinapak na si V. Nung nalaman ni Iwa yung ginagawa ni V at saka ni Chloe, sinampal niya si V. Kasi alam nila na si Mark na at saka si V. So, bakit mo yun ginawa? Nakakagigil. Nakakagigil yung scene na yun. In all fairness, gigil na gigil ako. Parang, what? Ikaw tong habol lang habol kay Mark. Ikaw tong gustong-gustong maging kayo. Tapos, gagawin mo yan. You would not believe it, guys. Pero, mas gumanda pa yung story after that. Kasi ang ginawa ni Mark, hindi niya pinansin si V at all. Like, kahit anong gawin mo, bala ka. Hindi kita papansinin. Kahit anong paandar mo, kahit gaano ka kalungkot, hindi kita papansinin. Stay away from me. Ganun. Right after that, nung nag-kiss siya at saka si Chloe, nahanap niya si Mark, hindi niya mahanap anywhere. So, he decided to go dun sa condo ni Mark. Nag-aantay siya doon sa door, walang nag-o-open. Tapos sabi nung friend niya, baka wala dyan. Sabi ni V na, imposible, nandito lang yun. Or, pupunta siya dito kasi bahay na to. May line na binitawan doon si V na parang, oh my God. Yung sinabi niya na, I will wait for him here just like he waited for me. Kasi diba naalala nyo, guys, yung sinabi niya na kukunin lang niya yung gamit na kay Chloe tapos babalik siya kay Mark. Wait for me, sabi niya ganun. So nag-antay naman si Mark. So yun yung gustong gawin din ni V. Kumbaga mag-aantay ako hanggang bumalik siya sa akin. Parang ganun. Galing! Maganda talaga yung pagkakasulat nitong End of Love, In All Fairness. Ang ganda ng mga lines nila. So yun, itong si Mark ayaw na talaga, guys. As in tumagal ng parang 1 month na ganun. Si V hindi nagpapapasok sa school, sa
sa class, he was really devastated with what he did. Deserved naman niya yun, in my opinion. Ang galing ni V. Umarte. In all fairness, ang galing niyang umarte. Grabe yung ano, yung scene na umiiyak siya dun sa floor, dun sa may kama niya. Ang galing, galing-galing mo. So, nagkaroon ng ano guys, nagkaroon ng scene. Kasi nga, itong si Mark, junior siya nila Iwa. Alam niyo yun, yung parang kapag junior mo, aalagaan mo, di ba? So, kapag lumalabas sila, laging invited tong group nila, Mark. One time, they went out. Syempre, kasama si V, kasi kabarkada nila si V. Dumating itong si Mark. Tapos, may kasama si Mark. Kasama niya yung ex niya. Habang nandun si V. You would not believe, guys, na itong kinukwento ko sa inyo ay nagkasya sa 4 episodes. Di ba? Pero yeah, napagkasya nila sa 4 episodes. Ang galing. Yung bar scene na yon. I thought parang doon na magsasabong, doon na matatapos ang lahat, doon na dadana ka dugo, doon na magpapatayan, sasabunutan ng kilay. Pero ang galing nung nangyari. Medyo magulo siya nung una. Ano siya guys? Para siyang set up. Kumbaga sinet up nung friends ni V, si V. Sinet up nung ex ni Mark at saka nung friends niya, si Mark. Kumbaga pinagkita sila, kunyari it's a group thing, pero once na nandun na sila, isa-isa silang umalis hanggang sa ang natira is si V at saka si Mark. Ang galing nun, gagawin ko din yun. Siguro, what they're thinking is hindi ko na kaya na ganito ka miserable yung kaibigan ko at alam ko ang magpapasaya lang sa kanya is itong taong to, so gawa natin ang paraan guys. Ang galing nun. In all fairness sa mga friends nila. In all fairness. So ayun, nag-usap si Mark at saka si V. In all fairness, gusto ko yung character ni Mark. Hindi ko siya nagustuhan sa Tosara kasi nga siya yung parang nanggugulo. Pero gusto ko siya dito sa End of Love. Very me. Sabi nga namin ni Paul, kung mangyari yan sa atin, like sa aming dalawa, individually, yun din yung gagawin namin. Magmamatigas din kami. Yung tipong, oh, ano? Ano kailangan mo? Gusto mo pa ako? Eh, bakit mo ginawa yun? Parang ganun. Ganun si Mark, in fairness. To think na siya yung mas bata. Pero in fairness din naman dito kay V, hindi siya talaga natinag. Yung parang gagawin ko lahat, makuha ka lang ulit, mapatawad mo lang ako. Tapos ang ginawa ng mga hayop na direktor nito, guys. Kinat nila yun. After nung bar scene na yun, di usap-usap, ganyan-ganyan. Drama-drama. Cut. Guys, nangyari. Ganon, next scene na agad. Na yung next scene, kumakain naman si Mark at saka yung mga kabarkada niya. Tapos, kailangan mo talaga panoorin, kailangan mong basahin yung subtitles kung anong nangyari talaga the night before. So kami ni Paul, nakailang rewind kami, parang, ha? Ano sabi? Anong nangyari? Kasi hindi nila dinadiretso guys kung anong nangyari. The bottom line is, nagkaayos sila. He gave V another chance. Pero hindi pa sila. So parang maliligaw ulit si V, parang ganun. Tapos may scene dito guys, kasi si V nga, sikat siya. Kasi di ba ganun sa kanila kapag may couple na gwapo at maganda, sinishift ng lahat, so sikat sa school, ganyan. May scene na kumakain silang lahat, yung barkada ni V. Binilhan niya pa si Mark ng lunch, kasi naantay niya, nadarating. So pagdating ni Mark, magkatabi sila. Tapos biglang may dumating na fans ni V, nagpa-picture sa kanya, tapos tinatanong kung ano na nangyari since wala na si Ploy, single na daw ba siya, ganyan. Sabi lang ni V, there's someone I like. Tapos di nag-fish yung mga babae, kumbaga sino yan. Parang nagsiselos na si Mark. Ang ginawa niya, pinabasa niya yung phone niya dun sa girl. Tapos parang yung girl, oh, who's Mark Kamekame? Kinakita niya yung Facebook status niya na nakalagay in a relationship with V. So parang dineclare niya sa lahat, sa strangers, sa harap ng friends niya na sila na. Ang cute lang nun, yung parang indirect, dinaan sa Facebook status. Ang cute, nakita na ako dun. Dun sa episode 4, natuwa ako sa episode 4 guys, kasi nakita ko 1 of 5. Sabi ko, ay oh my god, mas mahaba to, nakakatuwa. Kasi nagustuhan ko yung story, so happy ako na ang haba niya. Dun sa 2 of 2 guys, parang ang ending kasi, may surprise si V kay Mark. Dinala niya dito sa isang room, tapos naka-blindfold, tapos nakaupo sila together. Tapos may parang ilaw lang siya guys, parang pa nightlight. Alam niyo yung umiikot na stars, ganyan. So ako parang, okay, I'm safe. Actually, hindi ko na-gets yung connection nun. Kasi sabi niya, this was inspired by you, something like that. Or, I did this because of you. Ganun lang naman, yung tipo nakaupo lang sila, tapos may mga pailaw. So ganun lang. So ako parang na-excite ako. Part 3 of 5. Interview na siya guys. Yun lang yun. Hanggang ano lang siya. Episode 4, tapos hanggang sa second part lang.
hindi mo lang siya umabot ng part 4. Takalo ka! Doon na nag-end. As in, nakaupo sila. Tapos, yun na may pailaw. Yun na yun! Matapos yung mga pinagdaanan nila together. Yun na yun! Pailaw, nightlight, pang baby. Nabitin ako talaga. Nabwisit ako. Ay, yun lang naman yung kinainis ko dito in all fairness. And tama kayo guys, thank you so much, ang gagaling nyo, tama kayo, mas maganda to. Pero magandang umpisa guys yung Tosara, kumbaga light lang nga kasi. Tapos susundan itong mas mabigat. Tingnan natin guys kung ano yung mangyayari sa third installment kasi wala rin akong idea. Ang alam ko lang is, yung kabarkada nila na isa, mai-inlove naman siya sa kapatid ni Gun. Si Gun yung doktor sa Tosara, mai-inlove siya sa kapatid ni Gun na mas bata. So yun lang yung alam ko. And sabi nila ito daw yung pinaka hindi okay. I don't know, but I'm still going to watch it. Para sa inyo, para ma-review natin guys. And dami nag-request nito guys, so I hope you like this video. If you did, please give it a thumbs up, comment down below, share this to your friends, please subscribe to my channel, hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Good guys! Thank you for watching! Bye!